Weather signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan po natin, Spirit Guide, kung ano po ang mensahe para sa'yo, Water Signs. We have Loyal Heart. Same energy to ni Fire Signs. Ayan, same energy. Tingnan natin, Spirit Guide. We have Chaos and Conflict. Okay. So, may mga decisions kayo dito. You know in your heart na loyal kayo sa taong to. Loyal kayo sa ginagawa ninyo. Pero kasi pwedeng may mga nangyayari sa paligid ninyo. Water signs na naaapektuhan kayo. Sabihin natin, you love this person pero hindi mo siya kayang ipaglaban, water signs. Because may mga issues regarding your family, regarding sa paligid mo. So, tignan natin. Yung iba sa inyo, medyo nagpapa-apekto po kayo. Nararamdaman nyo talaga. Pwedeng na-absorb nyo kasi yung mga nangyayari sa paligid ninyo. You should protect yourself. You should protect your energy. Water signs. We have never-ending story. So, parang paulit-ulit. It's a cycle. Pwedeng nangyayari to sa relationship ninyo. Relationship that doesn't mean na romantic relationship lamang po. Could be sa mga friends mo, same routine. Nagpapayo ka, bumabalik sila sa ex nila. Parang ganyan, hindi ba? Sa family, parang magkakaayos, mamaya-maya, magkakagalit na naman. Nagbabangayan na naman. So, it's a never-ending story. Hindi na siya matapos-tapos. It's a cycle. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, para po sa mga naghahanap ng trabaho, tignan po natin ano po ang mensahe natin for Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Seven of Cups. Naguguluhan kayo dito kasi pwedeng madami kayong ina-applyan or madami kayong pinagpipilian dito, Water Signs, pagdating sa trabaho ninyo. So, kayo din mismo, naguguluhan na kayo. Ayan. Alam nyo yun? Sa sobrang daming pinagpipilian. So, ano lang, one step at a time lang talaga. Yan, piliin nyo dito kung ano talaga yung gusto ninyong applyan, yung gusto ninyong trabaho. We have Knight of Cups. Tignan mo, meron ditong help. May help ka na marireceive. Pwedeng may isang kaibigan, tito mo, tita mo, na mag-aano sa'yo. Magsasuggest sa'yo or nirecommend ka sa isang trabaho. Something like that. Basta may tutulong sa'yo dito. Or, ito ay hindi direct tulong sa'yo. Pero may makikita ka. Could be classmate mo, nung college, nung high school na hiring sila. Parang ganyan. Tapos, yun, maienganyo ka na pumasok doon or mag-apply or mag-send ng resume. So, yun yung nakikita ko dito. Parang alam mo yung blessing in disguise. Yun yung mararamdaman mo ngayon or yun yung mafe-feel mo ngayong araw na to. Yan. Or mararanasan mo. Mm-mm. So, parang nag-scroll ka lang sa Facebook mo, tapos sa account mo, tapos yun. May nakita ka, hiring sila. So, parang meron kayong ginawa dito out of nowhere, tapos magkakaroon kayo ng work or magkakaroon kayo ng chance na magkaroon ng trabaho. Tingnan po natin para naman sa mga may current work. Tignan natin, Spirit Guide, para po sa mga may current work, we have the Hierophant. Marami po sa inyo, ayan, magtatagal pa kayo dyan sa business ninyo or dito sa inyong career kasi loyal kayo dyan. And, nafe-feel nyo naman kasi na okay naman. Sabi ko nga kanina kay Fire Signs, parang bonus na lang yata yung meron kayong healthy environment, yung hindi toxic yung mga kasama ninyo. Mahirap hanapin kasi yon. Dahil iba-iba tayo ng ugali. So, ayan, we have the Hierophant. Marami sa inyo, magtatagal pa po talaga kayo. Yan. So, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo pagdating sa work, kung hindi naman kayo nakaka-feel ng growth, ayan. So, tsaka nyo pag-isipan kung saan ba kayo lilipat, ano ba yung gagawin ninyo.
Tignan natin. But as of this moment, feeling secure naman ako. Ito yung nafe-feel ko pagdating sa mga may trabaho. Yan. Tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin? Mensahe natin, Spirit Guide. Ayan, meron lang ako nakikita. Pwedeng may meeting dito. Ayan, kasi nga pwedeng medyo nagkakagulo dyan sa trabaho ninyo. Tignan natin pagdating po sa negosyo. We have 9 of Cups. Okay, Ace of Wands. Meron naman dito. Okay, so ito yung mga gustong magtrabaho. Actually, okay naman eh. Kaya lang kasi pwede po na meron pang nangyayaring gulo. Tignan natin. Pero nakikita ko kasi sa inyo dito, gustong gusto nyo na mag-negosyo. Ayan, para sa mga gustong mag-negosyo. Nandun na yung drive ninyo kasi. Meron lang kayong inaayos dito. Yan, siguro konti na lang talaga at makakapagsimula na kayo ng business ninyo. Ayan, meron na lang kayong konting inaayos dito. Pwedeng ito yung sa shop ninyo, ganyan. O yung mga kailangan ninyo na gamit pagdating dito sa business. Siguro yun na lang yung pinoproduce ninyo. Medyo doon na lang kayo nahihirapan. Pero all in all, set na talaga kayo. Mind, body, and soul ninyo is ready na talaga. Water signs. Tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin? We have the Empress para naman po sa mga may negosyo. May current na negosyo. So, okay na okay po. Yan. Napakaganda ng energy because we have the Empress. Sobrang maalaga po ninyo. You are very nurturing. Focus talaga. Focus. Hands-on kayo dito sa inyong negosyo. So, mas magiging maganda po water signs. Mas uunlad yung business ninyo. Kasi alam ninyo yung ano eh, yung flow ng ano ninyo, ng kinikita ninyo, yung flow ng sales, yung flow ng business ninyo, alam ninyo. Kaya ito, talagang mas magiging stable yung business ninyo. Ganoon naman po talaga dapat pag nagbi-business kayo, hands-on dapat kayo. Tingnan natin para po sa mga ayan, overall finances nyo naman. Overall finances po, Spirit Guide, ni Water Signs ngayon. So, the devil, nahihirapan kayo dito. Pwedeng madami kayong gastusin. Yun nga, never-ending story. Ang daming restrictions dito for your pagdating dito sa pera mo, Water Signs. Because pwedeng madami kang responsibilities. Yan, parang alam mo yung hindi na natapos yung mga responsibilities mo. Yan yung nararamdaman mo. Kailan ba matatapos yung responsibilities ko? Maybe yung iba kasi sa inyo, single kayo. Tapos hindi ninyo mabigay yung mga pangangailangan mismo ng sarili ninyo. Kasi madami kayong ibang inuuna dito. Madami kayong responsibility. Yung iba sa inyo, pwedeng napapabayaan nyo na yung ibang aspect ng life ninyo because of these responsibilities. Tignan natin. Spirit Guide. We have Queen of Swords. Ayun o, kailangan nyo talaga dito maging direct to the point kayo. If nahihirapan kayo, water signs, you should say it dun sa mga tao na inuobliga ka pagdating sa life nila, pagdating sa mga expenses nila. Sabihin mo yung nararamdaman mo talaga. Sabihin mo yung dinadala mo dito. Kasi kung hindi, magpapatuloy yan if you will not draw some healthy boundaries towards these persons. Towards these people. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin pagdating po sa mga single. We have Queen of Wands, marami po sa inyo, ayan. So, very attractive kayo ngayong araw na ito. Water signs, medyo madaming magpapapansin sa inyo dito. Meron dito kung babae kayo. Pwedeng kakatapos lang ng inyong menstruational cycle, kaya parang feeling fresh. Ayun yung mga nararamdaman ninyo dito ngayon eh. Feeling fresh, marami po sa inyo. Mapa babae or lalaki man po kayo or any gender. Tignan natin, Spirit Guide, para po sa mga in a relationship at saka sa mga mag-live-in. We have Death Card, ayan. So may pagbabago po dito. Yun nga, kasi nga may matatapos dito. Or meron kayong tatapusin dito. Ayan, may pagbabago po sa relationship ninyo. The way you handle your relationship. Or sabi natin, yung approach ninyo dito sa relationship ninyo. Ayan, aayusin nyo na yung mga, paano nyo yung i-address nyo na
yung totoong nangyayari sa relationship ninyo. Magiging mas honest kayo dito sa isa't isa. Para po sa mga married, we have strength. Yan, mas tumatatag pa kayo dito. So, sabihin natin, talagang may tinuturo sa inyo, kaya ito, pinapatatag kayo ng mga problema na nalalampasan ninyo. Water signs, ayan po, lalo na yung mga mag-asawa dito. Mas okay po yung relationship ninyo. Kasi na-address nyo yung mga bagay-bagay na noon, pinipigilan nyo, baka ma-offend, baka ganito, ganyan. So, ang dami-dami nyong ino-overthink. Pero kasi once na nalabas nyo talaga, nasabi ninyo yung mga hinaing ninyo, nasabi ninyo yung mga nararamdaman ninyo, mga napapansin ninyo, na pwede naman palang ayusin, may pagbabago naman pala, or pwede namang baguhin. So, magiging okay po. Mas magiging matatag kayo dito ng asawa mo kasi mas maiintindihan na ninyo yung isa't isa. And mas nandun yung irerespeto po ninyo yung desisyon ng isa't isa. Tingnan natin, or even yung mga paniniwala. Tingnan natin, Spirit Guide, we have time to go. Ayan, may mga bagay dito na kailangan nyo na talagang tapusin, kailangang harapin. Bago nyo naman alisan yung isang bagay, yung isang sitwasyon, yes, water signs, you should close it. Yung wag lang yung mag-ghost kayo dito. Wag yung mang-ghost kayo dito. I-close nyo yung chapter na yun ng life ninyo ng maayos. Diba? Para no hard feelings. Yun yung kailangan nyo talaga. So, ayan po. Time to go. Meron naman dito. Pwedeng may pag-travel kayo ngayong araw. Or meron kayong pupuntahan. Some of you, medyo bigla ang lakad nyo ito. So, ayan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Ito po yung mga lucky numbers mo. 35, 33, 37, 45. Kayo na po yung bahalang magdagdag. If may kulang pa, ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!